ang Pilipinas ay nakatanggap ng mga equipments mula sa Estados Unidos. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Armed Forces of the Philippines ay nakatanggap ng equipment na nagkakalaga ng mahigit $2.3 million mula sa US government. Ang shipment nga pong ito ay dumating sa ating bansa sa Clark Air Base noong May 2, 2022 sakay ng US Air Force KC-10A Extender Tanker Transport Aircraft. Ang Philippine Air Force ay nakatanggap ng Laser Designation System Forward Air Controller, Airfield Operations and Logistics Support at Defense Advanced GPS Receiver. Kasama rin dito ang C-130 spare parts at Precision Guided Munition Tool Kits. Ang Philippine Army naman ay nakatanggap ng Tactical Network Rover at iba pang mga support equipment. Habang ang Philippine Navy ay nakatanggap ng mga weapon support equipment. Ang lahat nga pong ito mga idol ay under ng US Counterterrorism and Foreign Military Financing Program. Ang parehong counterterrorism at foreign military financing ay isang annual grants na pinoprovide ng US government sa Pilipinas. Ito nga po ay upang tuparin ang patuloy na commitment nito upang i-assist ang AFP sa capability upgrade program nito. Mga idol, malaking bagay na nga po ito para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. At laking pasasalamat nga po sa Estados Unidos na patuloy pa rin sinusuportahan at binibigyan ng tulong ang ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!